Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa mga huling araw na ito na iyong itinalaga, tinawag at iniligtas mo kami mula sa mundo. Inihiwalay mo po kami bilang banal mula sa masama at makasalanang mundong ito. Salamat po sa iyong biyaya upang gabayan at tulungan kaming mabuhay sa pagsunod, sa paglilingkod sa iyo, at sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iyong iglesia. Ito na ang huling araw ng taong ito sa panahong ibinigay mo sa amin. Panibagong taon na at kami ay nagkakatipon sa Winter Retreat. Narito kami upang pagbulayan ang nakaraan at pag-isipan kung ano ang dapat naming gawin sa bagong taon na ipinagkaloob sa amin ng Diyos at kung ano ang hindi pa naming nagagawa ng may buong pagsunod. Ito ay napakahalagang oras para sa amin upang baguhin ang aming mga puso o Panginoon. Upang mabuhay sa pagsunod sa aming natitirang buhay para sa kalwalhatian ng Diyos at para sa iyong Ebanghelyo. Panginoon, hinihiling po namin na samahan mo kami at puspusin kaming lubos ng iyong biyaya, ng iyong salita, at ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Ang aming mga churches sa buong bansa, ang maraming churches sa buong mundo, lahat ng mga brothers at sisters na nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan, nagtitiwala po ako na inaalagaan mo ang bawat isa sa kanila. Hawakan mo po sila sa pamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang kamay at puspusin mo sila ng kapangyarihan ng salita at Espiritu Santo upang ganap nilang matupad ang banal na misyong ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon sa mga huling araw. Puspusin mo ang lahat ng mga ngaral ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga may sakit at mahihina, bigyan mo po sila ng kalakasan at pagkakataong mabuhay para sa iyong kalwalhatian sa natitirang oras na ibinigay mo sa kanila. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa malagang oras na ito na magkatipon kami. Ito'y upang pag-aralan ng iyong mga salita sa huling session ng aming winter retreat. Gabayan mo po kami upang ganap naming magampanan ng iyong salita ang mahalagang misyon na inutos mong gawin sa amin. Ituro mo po sa amin ng higit pa ang iyong banal na salita na nais mong ipahayag sa amin sa mga oras na ito at kung paano kami dapat kumilos. At idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin Marcos chapter 16. Sa Marcos chapter 16 po. Marcos chapter 16. Simula sa verse 15. Babasahin ko po ang Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16. Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16 at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Hanggang dito po. Ngayon na nga ang huling araw ng taong 2023. Pakiramdam ko po ay napakabilis lumipas ng mga taon natin. At sa isang sandali,
tayong lahat ay magtitipong magkakasama sa harap ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi sa 2 Thessalonica chapter 2 na sa pagdating ng ating Panginoon, nagtitipunin tayong lahat sa harap niya. Una ay ang mga patay na naligtas at umalis upang makapiling ang Panginoon ay muling mabubuhay. At yung mga banal na nabubuhay sa mundo ay babaguhin upang salubungin ng Panginoon sa kalwalhatian. Magkakaroon tayo nitong mahalagang oras ng pagpuri at pasasalamat para sa dakilang biyaya na ibinigay sa atin. Sinasabi sa atin ng Hebreo chapter 10 verse 37 na sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Sinabi ng Diyos sa sandaling panahon, sa kanyang mga mata, sandali lamang ito. Sa ating pananaw ay mahaba pa ang oras. Ngunit siya na nangakong darating ay tiyak na babalik sa takdang panahon. Kaya malinaw na ang ating panahon ay talagang napakalapit na sa pagdating ng Panginoon. Sa Marcos chapter 13 verse 29, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ang mga tanda na dapat mangyari bago bumalik ang Panginoon ay natupad na. Sa Mateo chapter 24 verse 34, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Gaya ng sinabi niya, siya ay darating sa panahon na nakikita nating natutupad na ang lahat ng mga tanda. At iyon na nga ay sa panahon natin. Kaya malinaw na tayo ay nabubuhay sa panahong maaari na tayong ma-rapture katulad ni Enoch. Ito ay taon ng ating masigasig na pangangaral, paglilingkod at pagsunod. Kaya nga mga kapatid sa buong bansa at maging ang mga brothers and sisters sa buong mundo, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Ngayon nga ay panahon na upang mas isipin natin kung ano ang dapat nating gawin sa huling pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Nakakasigurado po akong nagsumikap kayo sa taong ito at sigurado rin akong nagsumikap kayo sa inyong pagsunod mula pa nang kayo ay ipinanganak na muli. Ngunit kung iisipin natin kung gaano kahusay ang nagawa natin sa pagdating ng Panginoon, iniisip ko kung mas maraming pagsaway ang matatanggap natin kaysa papuri para sa mga bagay na ating ginawa. Dapat tayong magpasalamat na binigyan niya tayo ng kaunti pang panahon. Maisip natin ang dalawang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon. Ang isa ay upang bigyan ang mga hindi pa ipinanganak na muli na pagkakataon upang maligtas. Kaya nga dun sa 2 Pedro chapter 3 sinabi, at inyong ituring ang pagtitiga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Totoo na mas marami pang tao ang maliligtas dahil ang Diyos ay matiyaga sa kanila dahil ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya pinaniniwalaan na ang Panginoon ay mabagal na dumarating upang mas maraming kaluluwa ang maligtas. Isa pang bagay ay ang mga naligtas na hindi namumuhay bilang anak ng Diyos. Naniniwala tayo na binigyan niya tayo ng kaunti pang panahon upang mamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak niya upang makatayo tayo sa harapan niya ng walang kahihiyan. Sa araw na humarap tayo sa Panginoon, sinabi ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Tayo ay tatayo sa harap ng kalwalhatian ng Panginoon. Paano tayo haharap sa Panginoon na nagligtas sa atin? Tatanungin niya tayo, namatay ako sa krus upang iligtas ka at dumanak ang aking dugo upang patawarin ang iyong mga kasalanan magpakailanman at iligtas ka. Ngunit ano ang nagawa mo para sa akin? Magtatanong siya at kailangan nating sumagot. Sa Juan chapter 21 verse 15, mababasa natin na sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan. Bakit? Binigyan niya ng pangalang Pedro. Pero yung orihinal na pangalan ni Pedro ay Simon. Bakit tinawag ni Jesus si Pedro sa kanyang unang pangalan? Magsimula tayong muli. Pagkatapos ng 3 at 4 taong kasama si Jesus, malamang na marami nang natutunan, nakita at naramdaman si Pedro.
Ngunit nang si Jesus ay nadakip, sumunod si Pedro mula sa malayo at ipinagkaila si Jesus ng 3 beses. Sumigaw siya ng napakalakas na hindi niya ipagkakaila si Jesus kahit mamatay siya. Ang iba pang mga alagad ay nagsikalat at lumayo. Kung si Jesus ay hindi muling binuhay, sa tingin ko ay hindi maniniwala ang isang tao. Ito ay dahil walang patunay na si Jesus ay talagang namatay nang hindi makatarungan, na siya ay namatay para sa kanyang sariling mga kasalanan o siya ba ay namatay upang iligtas tayo. Ang patunay, ito ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Namatay si Jesus upang bayaran ang ating mga kasalanan at iligtas tayo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay upang ating paniwalaan ito. Kaya, doon sa mga gawa, chapter 17, sinabi sa atin at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Kaya, tinanong ng muling nabuhay na Panginoon si Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." 3 beses nagtanong si Jesus. At si Pedro ay nagbigay ng parehong sagot ng 3 beses din. "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay." Sinabi ni Pedro, 3 at kalahating taon akong sumunod sa Panginoon. Ngunit sa huli ay 3 beses ko siyang ipinagkaila at nabigo sa lahat ng bagay. Ngunit ngayon ay totoo. Minamahal kita, Panginoon. "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa." Itinuro ng Panginoon kay Pedro ng 3 beses kung ano ang dapat niyang gawin. Sinasabing si Pedro ay nangaral ng ebanghelyo ng Panginoon at nagdusa ng lahat ng uri ng kahirapan para sa iglesia ng Panginoon. At sa huli, nagtungo siya sa Roma upang mangaral at namatay ng pabaliktad na pagkakapako. Marahil ang Panginoon ay nagligtas sa atin, ay tatanungin tayo ng parehong tanong. Minamahal mo ba ako? Gaano mo ako minamahal? Kung minamahal mo ako, tatanungin ka ng Panginoon, ano ang ginagawa mo? At dapat nawasto nating sagutin ito. Dahil nalalaman ng Panginoon ang lahat. Well, dapat tayong magpasalamat na binigyan tayo ng Panginoon ng kaunti pang pagkakataon. Dapat magpasalamat ako na hindi pa dumarating ang Panginoon at binigyan pa ako ng oras. Bakit po? Dapat tayong magpasalamat na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong sumunod sa Kanya. Ipalaganap ang Ebanghelyo at bigyang kalwalhatian ng Diyos. Kaya kung iniisip natin na 1 taon na lang ang natitira upang gawin ang hindi pa natin nagagawa sa ngayon, dapat tayong mangako sa Panginoon na gawin natin ang ating makakaya para sa Panginoon sa susunod na taon at gawin ang hindi pa natin nagagawa sa ngayon. Meron akong ganitong pagnanais. Ang winter retreat niya ay ginanap ngayon dito sa atin at sa ibang bansa. Gayunpaman, kung titingnan ninyo ang statistics, sa mga dumalo sa winter retreat sa Korea, meron po tayong 46,095 katao ang nagparehistro at 47,362 ang actual na dumalo. At ngayon, yung mga kabataan at mga nag-aaral sa kolehiyo ay magkahiwalay na dumadalo sa ating Galilee Retreat Center. Kaya merong 9,409 na kabataan dito kabilang ang college students at syempre yung mga young adult. Dahil nagtitipon-tipon ngayon ang mga kabataan doon, wala po bang bakanting espaso para sa mga kabataan dito? Kung
lahat ng kabataan ay dadalo, malamang ay hindi sapat yung upuan. Sa pagkakataong ito, sinasabing nasa 50 na katao mula po dun sa Japan at nasa 70 na mga kabataan mula sa Mongolia ang dumalo rin. Kaya nga yung mga kabataan ay magkakaroon din ng huling sermon ng winter retreat. Well, anyway, sa pamamagitan ng winter retreat na ito, nagkaroon tayo ng pagkakataon para pag-isipan ang taon at magpasya kung ano ang dapat nating gawin sa bagong taon. Ngayon ang huling sermon at ang bawat iglesia ngayon ay nagtitipon sa kani-kanilang churches at sama-samang nakikinig sa sermon habang ito po ay nakabroadcast ng live sa internet. Kaya nung iniisip ko kung anong paksa ang aking ibabahagi, sa halip na bago, may mga bagay na lagi akong ginagawa o mga bagay na alam ko, yung alam ko na, ngunit nalilimutan ko. O kaya naman ay hindi nasasanay. Kaya nais kong ibahagi ngayon ang sermon. Ito ay may pamagat na ang dakilang misyon ng mga Kristiyano. Ang pinakadakilang misyon dito sa lupa ay ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Ito ay ang World Mission. World Mission. Ang binasa nating talata ay nung bago umakyat si Jesus sa langit, sa bundok ng mga olibo, kasama ang kanyang mga natitirang alagad, ang Panginoon ay kasama ng napakaraming tao. At ang inutos sa kanila ng Panginoon ng panahong iyon ay humayo kayo sa buong sanlibutan. Sa mga gawa, chapter 1, verse 8, sinabi ni Jesus, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sinabi ng Panginoon, ang ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay ikakalat sa buong mundo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nangako ang Diyos sa lumang tipan na ililigtas ang mga Israelita sa pamagitan ng pagsusugo sa Kristo. At dumating nga si Jesus na matay sa krus at muling nabuhay upang tuparin ang pangako ng Diyos at ang gawain ng kaligtasan. Pero bago o pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, ang banal na Espiritu ay dumating at gumawang kasama ng mga ligtas na nananampalataya upang ipalaganap ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kaya ang Ebanghelyo ay nagsimula sa Jerusalem. Ito ay nakarating sa Roma, Europa, at maging sa Korea. Yung Korea, ito yung nasa dulong silangan ng ating mundo. Medyo huli na itong dumating sa atin. Sa madaling salita, yung Ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo ngayon. Sa Mateo 24:14, ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipanahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Pagkatapos na maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo at magbigay ng Panginoon o mabigyan ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon na maligtas, ang mundong ito ay magwawakas. Ang Ebanghelyo ay maipapalaganap na sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at ang katapusan ng kasaysayan ay dumarating na rin. Pero may oras pa tayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Ngunit sa tingin ko ay hindi na iyon magtatagal. Kaya kung gusto na gusto kong pag-usapan ang tungkol sa World Mission. Taon-taon sa ating winter retreat, binabanggit ko ito at may mga kapatiran na nagsusumikap dahil sa sinabi ko at meron ding ilan na alam ko ay masyadong abala sa kanilang sariling gawain upang makibahagi sa missionary work ng kanilang buong puso. Ano po yung ating slogan?
buong puso para sa world mission. At pagkatapos ano po? Isang buong taong pakikibahagi. Naalala ba ninyo? Opo, isang taon na buong pusong pakikibahagi sa world mission. Nangangahulugan nito na gawin ito ng buong puso at lakas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Sinabi ng Panginoon na minahal niya tayo ng buong puso, buong pag-iisip at ng kanyang buong buhay. Dahil ibinigay niya sa kamatayan ang kanyang bugtong nana bilang sukli at hinihiling sa atin na ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang Panginoon. At ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay naging pinakamahalagang bahagi ng ating pagsunod. Kaya ngayon, kailangan nating mabilis na sabihin ang tungkol sa world mission na una ay ginawa ni Jesus nang siya ay dumating sa sanlibutan. Buksan nga natin sandali sa Marcos chapter 1 verse 15. Marcos chapter 1 verse 15. Basahin natin mula doon sa verse 14. Marcos chapter 1 verse 14 hanggang 15. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabing naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Una, pagkatapos na mahuli at mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, ganap na sinimula ni Jesus ang kanyang gawain sa lupain o sa lupa ng Galilea sa hilagang Israel. Dahil naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng naganap na ang panahon ay ang panahon na nangako ang Diyos na darating si Kristo. At sabi nito, malapit na ang kaharian ng Diyos. Si Jesus ang kaharian ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Jesus, ang langit ay mabubuo sa iyong puso, ito ang kaharian ng Diyos. Kaya, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Nangangahulugan ito na dapat nating maunawaan ang ating mga kasalanan, maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas. Na isakatuparan ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa atin at kasabay nito, ang kanyang buhay ay naging halimbawa para sa buhay ng lahat ng maliligtas sa kalaunan. Ang ginawa ni Jesus ay ipaalam sa mga naligtas na gawin din ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng Juan chapter 13 verse 13, ang araw bago ang kanyang kamatayan at ang gabi bago siya dakpin, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Ang paghuhugas ng mga paa ay isang bagay na ginagawa ng isang lingkod para sa kanyang Panginoon. Ang lingkod ay isang alipin sa panahong iyon. Sa Griego, ito'y tinatawag na tulos, na ibig sabihin ay alipin. Hindi maaring gawin ng mga alipin ang sarili nilang mga plano, yung mga hangarin, mga mithiin, o maging ang katigasan ng kanilang ulo. Ang isang alipin ay nabubuhay lamang para sa kanyang Panginoon. Sa Pilipos 2:5-7, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. Siya iyon na tagapaglikha. Gayunpaman, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na maging katulad ng tao. Ang Diyos ay naging katulad ng isang alipin para kanino? Para sa mga tao. Siya ay ipinanganak sa anyo ng tao. Si Jesus ay hindi isang tao. Siya ang Diyos na dumating sa anyo ng tao. Ipinakumbaba niya ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan bilang isang tao. Maging sa kamatayan man sa krus. Siya ay namatay sa krus upang iligtas tayo at sa pamagitan ng pagsunod hanggang sa kamatayan, hindi lamang niya tayo hinayaan na makatanggap ng kaligtasan, kundi naging isang halimbawa para sa mga naligtas
upang sumunod hanggang sa kamatayan tulad ng Panginoon. Habang hinuhugasan niya ang paa ng mga alagad, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Iniligtas tayo ni Jesus at kasabay nito, ang lahat ng kanyang mga gawa sa loob ng 3 at kalahating taon ay nagpakita ng magandang halimbawa ng buhay Kristiyano para sa mga Kristiyanong naligtas. Kung gayon, ang pinakamahalagang bagay na kanyang inuna sa pagdating niya ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Siya mismo ay naglakbay upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kung titingnan natin sa Marcos chapter 1 verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya ay natagpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ay ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea at nangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas sa mga demonyo. Kung titingnan natin ang naging buhay ni Jesus, sabi nito, nang madaling araw, habang madilim pa, minsan ay nananalangin si Jesus na magdamag buong gabi. Ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin ay kumakatawan sa lahat ng ginagawa pa natin para sa Diyos. Nananalangin siya para sa atin at nagpakita ng halimbawa sa lahat ng mga banal na naligtas. Kung hindi ka makatulog ng maayos sa madaling araw, huwag mong pilitin na matulog. Sa halip, ay subukang gumising na maaga at manalangin. Ako din, kapag sinusubukan kong matulog pero hindi ako makatulog, bumabangon ako. Bumabangon ako at mananalangin, magbabasa ng Biblia at maghahanda ng sermon. Kasi yung utak natin ay mas payapa at magaan sa ganoong oras. Kahit hindi tayo magpunta sa church at isigaw yung mga panalangin natin sa umaga gaya ng iba, ginagawa natin ito ng mag-isa. Gayun din ang ginawa ni Jesus. Pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Ngunit si Simon, iyon ay si Pedro at ang mga alagad, nang matagpuan nila siya, sinabi nila sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi na hinahanap ng lahat ang Panginoon. Gayunpaman, sinabi ni Jesus, pumunta tayo sa kasunod na bayan upang doon din ay makapangaral. Sapagkat siya ay nakapangaral na doon sa lugar kung saan nandoon sila. Kaya kanyang sinabi, pumunta tayo sa iba pang karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon. Sapagkat dahil dito, ako'y naparito. At nagpunta siya sa buong Galilea na nangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Kaya sa una, ang layunin ng pagdating ni Jesus sa mundong ito ay upang makapangaral. Mula sa malwalhating kaharian ng Diyos sa itaas ng mga bituin, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang isang misyonaryo sa mundong ito na puno ng mga kasalanan. Ano yung ginawa ng isang misyonaryo? Siya ay nangaral. Sapagkat para sa layuning ito, ako ay naparito. Si Jesus ay naglakbay ng walang tigil sa pangangaral. Tama po ba? Dumaan siya sa Galilea at nangaral sa mga sinagoga. Tingnan din nga po natin sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 mula sa verse 1. Sa Lucas chapter 8 verse 1. Lucas chapter 8. Mula po sa verse 1. Pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinapangaral at ipinapahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. Ipinahayag ang magandang balita. Tumungo si Jesus sa bawat bayan at nayon at ipinangaral ang kaharian ng Diyos at ang Ebanghelyo. Ang oras ay malapit na at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ngayon, ang panahon ng biyaya ay malapit nang matapos at ang araw ng 2 pagdating ng Panginoon ay malapit na sa ating panahon. Kaya
Kailangan din nating masigasig na mangaral ngayon. Kaya nga si Jesus ay nangaral ng salita kasama ng mga alagad ng walang tigil habang siya ay narito sa mundo. Gaya ng sinasabi sa isang talata, hindi man lamang siya nagkaroon ng panahon upang kumain dahil maraming tao ang lumapit sa kanila. Kung titingnan ninyo sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang isang makasalanan na nawala sa harapan ng Diyos at iyon ang layunin ng pagdating ni Jesus sa mundong ito. Siya ay dumating at hindi lamang siya namatay dun sa krus kundi nangaral sa loob ng 3 at kalahating taon. Hanapin din natin sa Juan chapter 4. Kailangan mas masikap tayong maghanap ng salita dito sa Biblia. Juan chapter 4. Verse 34 hanggang 36. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Nagtungo si Jesus sa Judea at Galilea at sa kanyang paglalakbay, patungo sa Samaria, siya ay nakarating sa ilang. Walang mga bayan doon. Ngunit habang naglalakad si Jesus, naupo siya sa isang parang malapit sa isang balon sa isang nayon na tinatawag na sikar. Ang mga alagad ay pumasok sa isang bayan upang bumili ng pagkain. Si Jesus ay pagod, nauuhaw at gutom. Inihanda ng mga alagad ang pagkain at lumapit at sinabi, Rabbi, kumain ka. Panginoon, subukan mong kumain, sinabi ni Jesus. Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala ba sa kanya ng pagkain? Ngunit, walang sino man ang nagbigay sa kanya. Nang humingi siya ng inumin sa isang babaeng Samaritana, naunawaan ng babaeng Samaritana na si Jesus ang Kristo. Sa gulat nga ng babae, ay nakalimutan na niyang bigyan ng tubig si Jesus. At kagad niyang ibinalita sa kanilang lungsod. Si Jesus ay hindi uminom o kumain ng anuman. Ngunit sinabi niya, ako ay may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ngayon, isipin natin, nang si Jesus ay sobrang pagod, uhaw at gutom, ano kaya ang pinakamahalagang bagay sa mga ito? Hindi ba yung tubig? Kailangan din niyang makakain. Ngunit ano yung sinabi niya? Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Sinabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang pagkain na tinutukoy ni Jesus ay hindi ang pagkain ng katawan. Sinasabi sa Mateo chapter 5, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ang ibig sabihin ng katwiran ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Yung taong gutom at uhaw ay sa paggawa ng kalooban ng Diyos, ito yung katwiran. Gaya ito ng isang taong gutom na naghahanap ng pagkain o kaya naman ng taong uhaw na naghahanap ng inumin. Inuna muna ni Jesus ang kailangan ng Espiritu. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Nang maunawaan nito ng makasalanang babae, agad siyang tumakbo patungo sa Samaria. At nalalaman ni Jesus na sasabihin ng babae, halikayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? At pagkatapos ay maraming tao ang pumunta sa Panginoon. Ang pagkain para kay Jesus ay ipangaral ang salita sa kanila at gabayan ang kanilang mga espiritu na makatanggap ng kaligtasan. Gawin ang kalooban na nagsugo sa atin. Sa akin, ano yung kalooban? At ito ang kalooban na nagsugo sa akin na lahat
nang ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang sinuman, kundi muli kong buhayin sa huling araw. Buhay na walang hanggan, ito yung kalooban ng Diyos, ay maligtas ang mga makasalanan sa pamagitan ni Jesucristo. Dumating siya upang gawin ang kalooban ng Diyos at siya ay patuloy na naghihintay maging hanggang sa ngayon. Ito ang mas mahalagang gawain sa halip na pagkain para sa katawan. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga alagad doon sa Juan chapter 4 verse 35, "Hindi ba sinasabi ninyo may apat na buwan pa at darating na ang pag-ani?" Nakita ni Jesus na ang pananim sa bukid ay hindi pa pwedeng anihin hanggang sa ika-apat na buwan. Ngunit sinabi niya, "Masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin." Nang sandaling iyon, ang mga Samaritano ay dumarating papalapit kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na masdan nila. Ang tinutukoy niya ay yung mga taong ito. Hindi nito tinutukoy ang butil na inaani mula sa lupa, kundi ang butil na mula sa bukid na pinamamahalaan ng Diyos. Sinabi dun sa verse 36, "At nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan." Sa verse 35, "Masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang bukid na mapuputi na upang anihin." Sa panahon ito, si Jesus ay hindi pa namamatay sa krus at hindi pa muling nabubuhay. Gayunpaman, nabanggit na nung una na si Jesus ay mamamatay, muling mabubuhay at maisasakatuparan ang gawain ng kaligtasan. O ang umaani ay nakakatanggap ng upa. Sino yung umaani? Sila po yung mga naligtas. Natapos ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. At ang tao na unang nakaunawa ng biyaya ng kaligtasan na maisakatuparan ng Diyos ay magagawa ngang niyang ipangaral ang ebanghelyo sa ibang tao. Sila yung mga tagaani. Silang mga ligtas ay mga tagaani na nagtitipon ng hinog na butil. Ang umaani ay tumatanggap ng upa. Ganito po ang ibig sabihin ng tumatanggap ng upa. Kapag pumunta po kayo doon sa probinsya, makikita ninyo na walang sapat na manggagawa doon para magtrabaho. Kaya para makuha, yung may-ari ay nagbabayad ng mas maaga. Ibinibigay niya ng, yung upa ng mas maaga. Kaya nito, gaya nito, sila na mga naligtas ay nakatanggap na ng upa. Hindi lamang tayo naligtas, kundi maging pagkatapos na maligtas, natanggap na natin ang lahat ng upa sa paggawa para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo. Hindi tama na tayo ay babayaran at hindi tayo magtatrabaho. Kaya nga sa Roma chapter 1, sinabi ni Apostol Pablo, "Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga Barbaro, sa marunong at gayon din sa mga mangmang." Walang pinagkakautangan si Pablo sa kanino man, ngunit anong ibig sabihin niya dito? Ibig sabihin na siya ay may pananagutan upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya't sa ganang sa akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Kaya desperado talaga siyang pumunta sa Roma at ipangaral ang Ebanghelyo doon. Ngunit paano nga tayo na binayaran na at hindi naman tayo nagtatrabaho? Kung gayon ay magiging magnanakaw tayo ng upa. Sinabi ni Jesus, "Ako ay nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak." Si Jesus ay namatay na gaya ng butil ng trigo at naghasik ng bunga para sa buhay na walang hanggan. At inaani natin kung ano ang hinasik ng Panginoon. Opo, ang butil na nasa bukid ay mapuputi na at handa ng anihin. Handa ng anihin at kung hindi kaagad maani, pagdating ng taglamig, ang lahat ng maito ay mabubulok sa bukid. Kaya kailangan natin itong anihin kaagad bago lumipas ang panahon ng pag-ani. Kung hindi ito maani, hindi ba't mawawalan sa isay ang lahat ng pagpapagal at ang lahat ng butil na ito ay masisira? Kaya nga, inutusan tayo na ipangaral ang Ebanghelyo na nais sa katuparan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan dun sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Itinanim ng Panginoon ang Ebanghelyo, ito ay sa pamagitan ng kamatayan sa krus. At tayo ay umaani ng mga bunga nito. Noong 18th century, yung Ebanghelyo ay aktibong naipangaral sa Europa. Hindi ko po alam kung gaano pagsisikap at sakripisyo ang ginawa ng mga Moravians para ipangaral ang Ebanghelyo. Sinabi nila, "Ating anihin ang pinaghirapan ng kordero." Sinasabi nila na sila ay nangangaral sa pamagitan ng linyang ito.
ating anihin ang mga bunga na napagtagumpayan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Kung hindi mo ito aanihin, ang pagsisikap ng Kordero ay magiging walang kabuluhan. Sinasabi, tayo ay nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Tayo na mga naligtas ay mga taga-ani. Kung ating titingnan ang napakaraming tao ngayon, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid. Sila ang mga butil na mapuputi at pwede nang anihin. Ano mang kasalanan kanilang nagawa, pinatawad ni Jesus ang mga ito magpakailanman. At sino man ang makaunawa ng biyaya ng Diyos at maliligtas, ay hindi na mapapahamak pa at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nailipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. At ang mga makasalanang pupunta sa impyerno ay makakapunta na sa langit. Hindi ba't nakakamangha ito? Gayunpaman, silang mga wala talagang alam at nabubuhay lang para sa kanilang sarili o sa paraang nakikita nila, darating yung panahon na sila ay mahuhulog sa impyerno at alam natin iyon. Ito ay gaya ng bunga na mabubulok kung hindi ito aanihin. Kung ang isang tao ay hindi makakatanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng ebanghelyo, hindi doon matatapos lahat, kundi ang taong ito ay mapupunta sa impyerno magpakailanman. Kaya nga, dapat tayong magtipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Sa Juan chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Nalalaman natin ito. Kung tayo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan o kung hahanap tayo sa puot at kahatulan ng Diyos at mapupunta sa impyerno. Ngayon, ngunit, tinitikom na nga lang na ng iba yung kanilang bibig at walang ginagawa. Hindi natin pwedeng hindi sabihin yung katotohanan. Naniniwala ko na ang pangangaral ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay dapat na ang ating maging pagkain sa halip na humanap ng makakain at mainom dahil sa tayo ay gutom at nauuhaw ngayon. Ano man ang maging sitwasyon natin, dapat nating pag-isipan kung paano tayo makakapagpatutuo sa biyaya ng Diyos para sa kaawa-awang kaluluwa at anihin ang bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga dun sa Juan chapter 5 verse 17, subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Tinapos ang Diyos ang lahat ng gawain sa paglikha ng langit at lupa. Sa Genesis chapter 2, sinabi, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Sinabi dito na ang Diyos ay nagpahinga, hindi dahil sa siya ay napagod mula sa labis na pagtatrabaho, kundi dahil natapos na niya ang kanyang gawain. Ano kaya ang ginawa niya sa ikawalong araw? Patuloy siyang nagpahinga. Bakit po? Dahil ang kasaysayan ng paglikha ay tapos na. Ngunit sinabi, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama. Nang sandaling si Adan ay magkasala doon sa Genesis chapter 3, ang Diyos ay gumagawang muli. Ang tao na nilikha na ayon sa larawan ng Diyos ay namatay dahil sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos at nagkasala. Ang tao ay namatay dahil sa kasalanan. Nawala ng karapatan na makapasok sa langit. Yung mahalagang tao na ito ay walang magagawa kundi ang mabuhay sa mundo kasama ng lahat ng pag-aalala at mga sakit. Kaya nga, ang Diyos ay nagsimulang iligtas ang mga kaluluwa ng tao. Hanggang ngayon ay patuloy sa paggawa ang aking ama. Anong gawa ito? Ito ay ang magbangon ng mga patay. Sa Juan 5:21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Maraming bagay ang ginagawa ng Diyos, kagaya ng pagbangon ng mga patay, paggawa at pamamahala sa lahat ng bagay sa sansinukob at sa kasaysayan ng tao.
ang pinakamahalaga at pinakanakakamanghang bagay na ginawa ng Diyos ay ang iligtas ang kaluluwa na namatay dahil sa kasalanan at pagsalangsang. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos at kapangyarihan. Walang bagay na hindi maaring mangyari sa pamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos, subalit ang pagliligtas ng makasalanan ay hindi magagawa sa pamagitan lamang ng salita at kapangyarihan. Bakit? Dahil ang Diyos ay hustisya. Ang Diyos ay hindi makaturungan kung basta-basta na lamang niyang tatanggapin ang isang makasalanan kung gayon. Subalit, ang problema ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan dahil ang Diyos ay hustisya, magagawa ng Diyos na bayaran ang kabayaran para sa kasalanan ng tao. Ang tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang kasalanan. Upang iligtas tayo ng Diyos, dapat niyang bayaran ang kabayaran para sa ating mga kasalanan sa halip natin. Paano? Sa lumang tipan, ang mga Israelita ay naghahandog ng mga tupa, kambing at baka. Subalit sinabi sa Hebreo chapter 10 verse 4, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Paano ang isang hayop ay mamamatay para sa kasalanan ng tao? Ang dugo ng mga hayop ay hindi maaring makapagpatawad sa kasalanan ng tao. Kung gayon, anong dapat natin gawin? Dapat na mayroong isang taong walang kasalanan. Kaya nga doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Kapag ang isang tao ay ipinanganak, siya ay inapo ni Adan. Siya ay magiging makasalanan. Hiniram niya ang sinapupunan ng isang birhen sa loob ng 10 buwan. At bagamat siya ay tao, siya ay walang kasalanan. Siya ay si Hesukristo, ang tanging anak ng Diyos. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa anyo ng tao upang isakatuparan ang lahat ng kautusan na hindi nasunod ng tao. Ginawa niya iyon nang ang isang taong walang kasalanan ay namatay sa krus at nagdanak ng dugo, maging ito man ay imposible kung sa salita lamang. Kung sa pamagitan lamang ng kakayahan natin, ito'y imposible. Kaya wala nang iba pa maliban sa paghahandog ng isang taong matuwid upang mamatay. Meron pa bang mas dakilang gawain kaysa rito? Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, ang pinakadakila ay ang suguin ng tanging anak sa anyo ng tao, pasanin ang kasalanan ng sanlibutan, mamatay sa krus at magdanak ng kanyang dugo, ang walang hanggang kapatawaran ng mga kasalanan. Bumangon mula sa mga patay upang sirain ang kapangyarihan ng kamatayan, nagbigay ng ebidensya upang paniwalaan ang katotohanan ito, ipalaganap ang ebanghelyo, isugo ang Espiritu Santo upang ipangaral ang mensahe ng biyaya. Inihahanda ang mga taong papasok sa kaharian ng langit sa pamagitan ng mga naligtas. Wala nang iba pang mas dakilang gawain maliban sa ginawa ng Diyos. Ito'y isang bagay na maging ang Diyos ay hindi magagawa ng ikalawang beses. Merong isang lamang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ng higit sa isang beses. Ito ay ang pagliligtas ng kaluluwa na namatay sa kasalanan at sa pagsalangsang. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang isakatuparan ang gawain ng kaligtasan. Sa mga naligtas, ito ang pinakadakilang utos ng Panginoon na ibinigay sa lahat ng Kristiyano at ang pinakadakilang misyon sa mundo. Totoo na lahat ng tagasunod ni Kristo ay binigyan ng utos na kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Iniisip ng ilan na para lamang ito sa mga apostol, pastor, evangelist o misyonaryo at hindi sa mga karaniwang miyembro ng church na kagaya natin. Subalit, ito ang pangaral sa atin ng mga Kristiyano. Anuman ang katayuan o posisyon ay ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan at pag-asa sa lahat ng tao. Mayroon man itong maliit na pagkakaiba kapag ginagawa, subalit ang layunin ay parehas lang. Kung titingnan natin sa Mateo chapter 28, verse 18 hanggang 20, bago umakyat sa langit si Jesus, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyo ang alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya naman, sa Gawa chapter 2, nadagdagan ng araw na iyon ng may 3,000 katao. At dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Ang isang taong ligtas ay tumutukoy sa alagad ni Kristo. Ang isang taong ligtas ay nagpapasakop sa kanyang guro, nakakakuha ng aral mula sa kanya, sinusunod ito at iisa ang kanilang nilalakaran. Siya ay naging alagad ni Kristo pagkatapos ng kaligtasan.
Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bautismo ay patutuo ng isang taong ligtas sa lahat ng tao na ipinapahayag ang kanyang kaligtasan sa harap ng Diyos at ng tao. Ito'y nagpapakita na ako'y namatay at inilibing kasama ng Panginoon ako at ako'y muling nabuhay sa isang bagong buhay kasama niya. Ang makasalanan ay namatay at nabuhay bilang taong matuwid. Sila'y mga patay na sa mundong ito, subalit ang mga nabubuhay sa Diyos. Ang pamumuhay ko para sa aking sarili ay tapos na. Gaano man karami ang pangarap, kagustuhan at tapang na meron ng isang tao, hindi ba ito'y nagtatapos kapag patay na siya? Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay. Siyang naligtas ay namatay at nailibing kasama ng Panginoon, kaya ang bautismo ay kagaya ng seremonya ng paglilibing. Nang ako'y iahon sa tubig, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang natitirang buhay natin ngayon ay buhay na ipinamumuhay kasama ang Panginoon. Tama po? Panginoon, ikaw ay kasama ko. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Kaya, bautismohan ninyo sila at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Kung ligtas na, ibig sabihin, dapat na maturuan, matuto at sundin ang salita ng Panginoon, iyan ang buhay nating mga Kristiyano. Tayong mga naligtas ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Tayo'y naging mga alagad ni Kristo. Kaya ang Panginoon ay kasama natin. Kaya dapat na matutunan natin ang salita ng Panginoon at ingatin ito sa ating puso at buhay. Ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon na kasama natin hanggang sa katapusan ng mundo, ibig sabihin, siya ang mag-iingat, tutulong at gagabay sa atin. Kung tayo'y mabubuhay para sa Kanya, siya ang lubos na mag-iingat at siya ang bahala sa ating lahat. Kung titingnan natin sa mga Gawa chapter 8, si Esteban ay isni apostol, kundi isa sa mga pitong tagapaglingkod, puspos ng Espiritu Santo at matapang na pinatotohanan ang Ebanghelyo. Kanyang sinabi sa mga Hudyo, iniligtas ng Diyos ang Jesus na inyong pinatay, kaya't pinagbabato ng mga Hudyo at pinatay si Esteban. Ang aking uloy na durog at ang aking mga butoy na bali at ang aking dugoy dumana. Anong sinabi niya habang siya'y pinapatay? Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Marahil ganito rin ang panalangin ni Jesus nang siya ay mamatay sa krus. Sinabi ni Jesus sa mga nagpako, nanlibak at sumumpa sa kanya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganito rin ang ipinalangin ni Esteban. Hindi niya sinabing, ipaghiganti mo ako sa mga bumato sa akin. Kundi sinabi niya, huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. Doon nagsimula ang malawakang pag-uusig laban sa Iglesia ng Jerusalem. At ang lahat, maliban sa mga apostol, ay naikalat sa iba't ibang panig ng Judea at Samaria. Subalit huwag ninyong isipin na ang mga naikalat ay natakot sa kamatayan. Ang mga ligtas na banan sa Jerusalem, kagaya ni Esteban, ay hindi takot kahit batuhin hanggang kamatayan dahil ang mamatay ay nangangahulugang mabuhay na sila magpakailanman kasama ang Panginoon. Kaya bakit sila naikalat? Dahil sila'y naatasang ipalaga na pang-ebanghelyo sa Jerusalem, sa lahat ng panig ng Judea, Samaria at maging sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Subalit sila'y nagtitipon sa Jerusalem hanggang sa dumating ang nagtulak sa kanila upang sila'y maikalat. Ito'y gaya ng paghampas sa lamesa at tumansik ang nasa ibabaw nito. Kapag nagsimula ang sunog sa isang bahay, kapag hinahampas ito upang apulahin, may liyab na lumilipad at higit pa itong kumakalat. Ang malawakang pag-uusig ang nagpakalat sa mga Kristiyano saan man sila mapunta. Silang mga naikalat ay mga pangkaraniwang mananampalataya. Ipinalaganap nila ang Ebanghelyo saan man sila mapunta, kaya sa ganitong paraan nagpatuloy ang gawain ng kaligtasan. Kaya habang ipinapangaral nila ang Ebanghelyo sa atin, hindi lamang ng mga apostol kundi ang mga naunang iglesia ay pinagpapatay, kinaharap nila ang pag-uusig. Saan kayo nakakita ng mga alagad ni Jesus na nabuhay hanggang sa pagtanda at namatay ng payapa? Silang lahat ay
pinatay. Hindi lamang yung mga apostol. Si Esteban na Diakono ay pinagbabato hanggang mamatay. At marami pang mga Kristiyano ang nabuhay ng kagaya nito. Kaya nga, ang pangangaral ng Ebanghelyo ang pinakamahalaga at mapanganib na misyon para sa mga Kristiyano. Isang pribilehiyong ibinigay sa atin. Kung hindi, sino ang magliligtas sa mga makasalanang nakatakda sa walang hanggang pagkawasa? Sino ang magliligtas sa mga nakatakda sa impyerno at magdala sa kanila sa langit? Magagawa ba ito ng presidente ng US? Kahit na meron siyang kapangyarihan, ang isang presidente ay hindi makakapagligtas kahit isang kaluluwa. Ang pinakamayamang tao sa mundong ito ay hindi kayang bilhin ang kaligtasan ng isang tao. Yung mga siyentipiko ay kayang magpadala ng mga rocket dun sa buwan at Mars. Subalit, hindi nila kayang magdala ng isang tao sa langit. Subalit tayo, kaya natin. Tayo mga Kristiyano, sa pamagitan ng pagpapalaganap ng biyaya ng Diyos, ay maaakay natin silang nakatakda sa pagkawasa tungo sa langit. Kaya ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay ang layunin ng buhay nating mga Kristiyano. Kaya nga sinasabi sa mga awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Anong maaring rason bakit ang isang Kristiyano ay patuloy na nabubuhay sa mundo? Ito ba'y upang maisakatuparan ang matagal niya nang ninanais sa taong ito? O maisakatuparan ang makasalimbutang pangarap? Hindi po. Sa katunayan, kung ang isang ligtas ay tila nabubuhay para sa kanyang sarili, mas mabuti pang pumunta siya agad sa langit pagkatapos niyang maligtas. Ang pamumuhay ng ganitong paraan ay nagdadala lamang sa kanya sa kahirapan at pagsubok. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano, ito ay isang buhay na nagtitiis ng kahirapan at pagsasakripisyo para sa Panginoon. Dapat iwasan ng mga Kristiyano ang mangarap na mamuhay ng maayos, magaan at magarbo. Ang tunay na Kristiyano ay hindi ang mabuhay na iniiwasan ng mga iyon. Kung tunay ngang nagtitiis kayong kasama niya upang tayo iluwalhatiin naman kasama niya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhati ang mahayag sa akin. Ang pagdurusa at sakripisyo ay kailangan. Bakit? Dahil mayroong kalwalhatian pagkatapos nito. Kaya nga, tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Nakasulat sa mga awit, 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Anong rason kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi namamatay kundi nabubuhay? Hindi tayo nabubuhay dahil sa hindi pa tayo namamatay. At hindi rin dahil may gusto pa tayong maabot sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay dahil may mga bagay pa tayong dapat gawin. Maging hanggang ngayon, nagigising ako ng madaling araw at naalala ko ang verse na ito, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano ang dapat o ano yung dahilan bakit pa ako nabubuhay? Ako ay nabubuhay upang isalaysay ang gawa ng Panginoon. Kung titingnan natin sa awit 66 verse 16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ano yung trabaho natin? Yung trabaho natin ay isalaysay ang biyaya ng kaligtasan na ginawa ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit nabubuhay at tumihinga pa tayo. Yung ating puso ay tumitibok pa. Hanggang kailan? Hanggang sa matapos ko ang gawain na ibinigay sa akin ng Diyos. Mga kapatid, nabubuhay tayo hindi para magsumikap kumita ng pera, maging sikat o mamuhay ng marangyang buhay. Ang mga makamundong tao lamang ang gumagawa nito. Meron tayong layunin, hindi para mamatay kundi mabuhay. Ang mga bagay na hindi alam ng mga tao sa mundo ay ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano yung ating gawain? Yung layunin ng ating buhay ay malinaw. Kaya, yung kalooban ng Diyos ito ay yung maraming kaluluwa ang maligtas. Ito yung talagang magpapasaya sa Diyos. Sa Mateo 18:14, kaya't hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Hindi kalooban ng Diyos ng isa sa maliit na ito ay mapahamak. Sa 1 Timoteo 2:4, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan.
sa Tito chapter 2 verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi lamang niya nais na maligtas ang mga tao, kundi nagbigay din siya ng biyaya upang maligtas tayo. Kung tatanggapin nila yung biyaya, sila ay maliligtas. Kung hindi, sila ay mapapahamak. Dapat nating ipangaral ang katotohanan ito. Hindi alam ng mga tao sa mundo ang kamangha-manghang katotohanan ito. Roma 10:14, at paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Tinapos ni Jesus yung gawain ng kaligtasan sa krus. Ngunit, kung walang mangangaral nito, sino ang maliligtas? Naligtas lang ba tayo sa pamagitan ng ating sarili? Tayo rin ay naligtas sa pamagitan ng isang taong nangaral. Merong nanalangin para sa iyo, merong gumabay sa iyo, tumulong sa atin upang mapakinggan natin ang Ebanghelyo. Gaya ng kung paano tayo naligtas sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Kung walang mangangaral, kung ititikom ang ating ng mga taong ligtas ang kanilang mga bibig, walang maliligtas. Kung paano nga tayo, kaya paano nga tayo mangangaral? Magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Pinaka nakakalugod nalulugod ang Diyos sa kaligtasan ng makasalanan na nararapat sa pagkawasak. Nang manumbalik yung alibugang anak, kung titingnan natin doon sa Lucas chapter 15, niyakap ng ama ang anak na lalaki. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan. Kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Iniwan ng alibugang anak yung ama at bumalik siya at pinatay yung pinatabang guya upang magdiwang. Yung mga makasalanan gaya natin ay naligtas at ang Diyos Ama ay nagdiwang kasama natin. Namatay yung kanyang tanging anak gaya ng guya. Kahit na kailangan ninyong isakripisyo yung kanyang tanging anak, siya ay nalugod at handang iligtas tayo. Kung gayon, hindi ba dapat pasiyahin natin ang Diyos? Ito yung layunin ng buhay ng isang taong ligtas. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David at hari ng Jerusalem. Di ba po doon sa flag ng Israel ay mayroong star? Iyon yung Star of David. Sa Bilang chapter 24, lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at dudurugin ang noo ng Moab at lilipunin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ito'y tumutukoy kay David. Si David yung larawan ng hari ng mga hari na si Kristo. Kaya nung kasama niya ang Diyos, napatay ni David si Goliath. Sino ang nanalo laban sa Israel? Tingnan ninyo yung kasaysayan ng digmaan sa Israel. Ang maliit na bansang iyon, sa maliit na lupain, mayroong halos 800 milyon na mga Hudyo sa lupain iyon. Yung grupo ng mga Arabo sa palibot ng Israel ay napakalakas, na tila matatalo na nila yung Israel anumang oras ngayon. Ngunit yung nakikipaglaban sa Israel ay nakikipaglaban sa Diyos. Kung titingnan natin doon sa Josue chapter 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na magpatakbo ng 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Nakikipaglaban yung Diyos para sa kanila, gayunpaman na anak ni David, hari sa Jerusalem. Sino po siya? Si Solomon. Yung maging hari ng Jerusalem ng panahong iyon ay isang dakilang bagay. Gayunpaman, hindi niya sinabi na hari ng Jerusalem, kundi ang kanyang sinabi ang mga salita ng mga ngaral. Salita ng mga ngaral. Kapag binabasa ko ang Ecclesiastes, binanggit ni Solomon na siya ay mga ngaral at yung salitang ang mga salita ng mga ngaral ay sinabi ng 7 beses sa Ecclesiastes. Ang mga salita ng mga ngaral. Kung tatanungin natin si Solomon, anong trabaho mo? Yung pagiging hari ng Jerusalem ay sideline lamang. Ako ay isang evangelist. Yung pagtalo ni David sa mga bansa ay gawa ng Diyos. At yung nagbigay ng malwalhating bansa kay Solomon ay ang Diyos. Yung pagbigay kay Solomon ng karunungan at kalwalhatian ay gaya rin ng Diyos. Kung gayon, ano ang dapat gawin
o ano yung dapat gawin ni Solomon? Magpatotoo tungkol sa Diyos. Sinabi ni Solomon, ako ay isang evangelist. Kung mayroong magtanong sa ating mga Kristiyano, anong trabaho mo? Ano yung dapat nating sabihin? Ako ay isang businessman, ako ay isang empleyado sa kumpanya, meron akong maliit na negosyo, marami akong ginagawang mahirap na trabaho, ako ay isang magsasaka, may negosyo ako. Ngunit sa katotohanan, ito ay mga sideline lamang at yung pinakatrabaho natin ay yung pagiging mangangaral. Alam niyo po ito, hindi po ba? Kapag hinahanap ko yung salitang mangangaral sa bagong tipan, sa English version, ito po ay evangelist. Ito po ay kamangha-mangha. Ako ay isang evangelist. Ngunit gumagawa ako ng sapatos upang kumita ng pera para sa evangelism. Pumapasok ako sa trabaho upang kumita ng pera para sa evangelism. Meron akong maliit na negosyo upang kumita ng pera para sa evangelism. Nakamamangha ito. Ano yung layunin ng ating buhay? Tayo ay mga evangelist. Ang dakilang hari na si Solomon ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang evangelist. Mataas man o mababa yung ating posisyon, tayong lahat ay mga evangelist. Hindi natin dapat ito kalimutan. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, ang Diyos ay hindi ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Nais ng Diyos na magsisi ang lahat ng tao. Ngunit sino yung magsasatakatuparan nito? Maghihintay lamang ba yung Diyos sa atin na walang anumang ginagawa? Dapat tayong mangaral. Yung evangelism ay yung pangangaral ng biyaya na tinapos ng tanging anak ng Diyos na si Kristo sa pamagitan ng pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Ito yung evangelism. Nang mamatay si Jesus sa krus, sa Juan chapter 19 verse 30, natupad na. Ano po yung natupad na? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinasan ni Jesus yung kasalanan ng sanlibutan at namatay. Tinubos niya ang mga kasalanan, yung ating mga kasalanan magpakailanman. Nang siya ay muling nabuhay, siya ay bumangon mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Kung paniniwalaan ng mga tao ang katotohanan ito, itong kamangha-manghang biyaya, sila ay maliligtas. Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. Yung evangelism ay yung ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa Juan chapter 20 verse 19, pagkatapos mamatay ni Jesus ay muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw, ipinakita niya yung kanyang mga sa kanyang mga alagad yung marka ng paho sa kanyang kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran at sinabi niya sa kanila, "Kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." Yung dahilan kung bakit sinugo ng si Jesus upang gawin yung gawain ng kaligtasan ay upang maisakatuparan yung kapatawaran ng mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. At sinabi ng nabuhay na muling si Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Ibig sabihin, yung pangangaral ng biyaya ng kaligtasan ay natupad sa pamagitan ni Jesus. Tayo ay pinapahayo upang ipangaral ito. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Bakit niya sinabi sa kanila na tanggapin nila ang Espiritu Santo kasabay ng paghinga? Doon sa Genesis chapter 2, at nilalang ng Panginoon ang tao mula sa lawbok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Hiningahan ito ng buhay ng Diyos. Sa verse na ito, yung Hebreo ng salitang buhay ay pneuma, na ang ibig sabihin ay hangin. Si Adan ay mayroong buhay na espiritu, ngunit ito ay namatay dahil sa mga kasalanan at mga pagsaway. Kaya sa 1 Corinto chapter 15, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Isang espiritong nagbibigay buhay. Ang Espiritu Santo ay espiritu ni Kristo na nabuhay na muli. Sinabi niya,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga ito ay ipinapatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinapatawad. Maling itinuturo ito ng mga Katoliko. Sinabi nila na ibinigay ni Jesus kay Pedro yung susi ng langit. Kaya kung ikukumpisan ng mga tao yung kanilang mga kasalanan sa pari, sinasabi nilang napatawad na ang iyong kasalanan. Kung gayon, napatawad na ang kasalanan at wala nang natirang kasalanan. Ngunit, nananatili pa rin yung kasalanan. Ito ay talagang mali. Kay Pedro lang ba ibinigay ng Diyos yung susi ng langit? Kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Yung ibig sabihin ng mga salitang ito ay kung ipangangaral natin yung naisakatuparan ni Jesus sa krus, sila ay maliligtas at kung hindi natin sila ma-evangelize, mapupunta sila sa impyerno. Kaya hindi natin mapigilan na ipangaral ang ebanghelyo at paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang mangangaral at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo. Dapat nating ipangaral ang biyaya ng ebanghelyo na isa na katuparan ni Jesus. Yung evangelism ay tungkol sa pagliligtas ng mga patay na kaluluwa sapagkat kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Dumarating ang oras at ngayon na nga, ang makarinig ay mabubuhay. Kapag ang isang kaluluwa na patay dahil sa mga pagsuway at mga kasalanan ay nakapakinig at naunawaan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ito'y mabubuhay na muli. Narinig natin yung ebanghelyo at naunawaan ito at yung ating mga kaluluwa ay nabuhay na muli. Sa Efeso chapter 2 verse 1, kung nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya nga sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Maari ba nating ikahiya ang ebanghelyo at ipagsawalang bahala ang pagpapalaganap nito? Sa Hebreo 2:3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kung ang katotohanan na ang ating kaluluwa ay naligtas ay mahalaga, mahalaga rin ang mga kaluluwa ng ibang tao ay maligtas. Ang ganito kadakilang kaligtasan. Kung babaliwalain ng hindi ligtas ang ebanghelyo, sila ay mapupunta sa impyerno. At kung ang mga ligtas ay hihinto sa pangangaral ng ebanghelyo, ang mga maaring maligtas, sila ay mapupunta sa impyerno. Tayo ang gumagawa ng mahalagang gawain ito sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Magagawa ba nating itago ang kapangyarihan ito ng Diyos at sapat na maligtas at magala? Ano ang ating gagawin sa mga miyembro ng ating pamilya na hindi pa ligtas? Kung mayroon pang mga miyembro ng inyong pamilya na hindi pa naliligtas at pupunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan, hahayaan mo na lamang ba ito? Doon sa Mateo chapter 25 verse 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Sa Apocalypse chapter 20 verse 15, "At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy." Ang mga hindi naligtas ay pupunta sa walang hanggang lawa ng apoy. Ngunit, sinasabi lamang ba natin, tara sa church, dapat kang maniwala, dapat kang maligtas. Maaari ba natin itong sabihin ng ganito, yung ganito lamang kasimple at tapos na? Kapag nasa impyerno na ang isang tao, ay maaari niyang sabihin ng ganito, kung ang biyaya ng kaligtasan ay sigurado at totoo at kung mayroong langit at impyerno, sinabi mo dapat sa akin ito. Sinabi ko yun sa iyo. Bakit dapat sinabi mo ito nang may pagluha? Hindi mo ito sinabi sa akin nang lumuluha. Talaga bang nangaral kang may pusong nagnanais? Dapat kang magligtas.
o dapat kang maligtas, o pupunta ka sa impyerno. Dapat ganun yung sinabi mo. Hindi yung simple lang at sumuko ka na kaagad. Dapat tayong taimtim na manalangin para sa kanila hanggang sila ay maligtas. Isipin ninyo, hindi lamang ang inyong pamilya, kundi ang inyong mga kapitbahay at mga kaibigan ay pupunta sa impyerno. Gaano nga nakakatakot ang impyerno? Ayos lang ba na ang mga tao na kilala mo ay mapunta doon? Sa mga Gawa, chapter 26, verse 18, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ang pagpapabalik sa mga naligaw na kaluluwa sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Sa Hebreo, chapter 2, verse 15, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ang pagbibigay ng kalayaan sa mga naliligaw na kaluluwa. Dahil sa takot sa kamatayan. Bakit sila natatakot sa kamatayan? Dahil mayroong kahatulan at walang hanggang impyerno. Dapat natin silang palayain mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo. Nung nangyari yung 9/11 at terror attack sa US, mahigit na 3,000 katao yung namatay. Nung panahon iyon, yung mga rescuer ay pumupunta upang magsagip ng tao. Gayunpaman, maraming rescuer ang namatay habang nagliligtas. Tayo yung mga rescuer na nagliligtas sa mga makasalanang patungo sa impyerno. Ang pandaigdigang misyon ang ating dakilang misyon at ang layunin ng ating buhay. Hindi dapat nating kalimutan ang layuning ito. Kapag ang isang Kristiyano ay nakalimutan ang layunin at misyon ng ating buhay, ito ay kapareho ng pagiging patay. Para sa ano tayo nabubuhay? Para ba magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito? Hindi po. Ang ipangaral ng Ebanghelyo ay hindi natin magagawa sa pamagitan ng sarili nating pagsisikap. Meron tayong dapat gawin upang maipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay ang manatili sa kawan ng mga naligtas, sa iglesia at sa fellowship. Kaya sa Gawa chapter 2, nang ang banal na espiritu ay dumating sa araw ng Pentecostes, ang 12 apostol at ang 120 katao sa Jerusalem ay napuspos ng banal na espiritu at matapos, nagpatotoo sa Ebanghelyo kaya 3,000 tao ang naligtas. Merong kabuang 3,120. At sa Gawa chapter 2 verse 42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ang fellowship ay ang pagtanggap sa turo ng mga apostol, pananalangin ng magkakasama, pakikisama, pagbabahagi ng pagkain at pagpupuri sa Diyos. At idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Upang maibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa, dapat tayong manatili sa fellowship. Dapat natin ito, o dahil dito, masasabi natin na hindi tayo nag-iisa. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hindi ko ito magagawa. Ngunit, magagawa natin. Ang Panginoon ang gumagawa sa atin. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Kaya nga po, kailangan natin itong gawin ng magkakasama. Doon sa Efeso, chapter 4, verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kapag ikakalat mo ang nagbabagang uling, ito po ay mabilis na natutupok. Ngunit kung pagsasamahin mo ang mga uling na namamatay ang ningas, ay magkakaroon muli ito ng apoy. Katulad nito, kahit na ang bawat isa sa atin ay mahina, ngunit kung tayo ay magsasama-sama na mananalangin, magfe-fellowship at magkakaisa, ang banal na espiritu ay magiging gaya ng isang apoy. Ginagawa natin ang misyon sa ibang bansa ngayon. Tama po ba? Sa kabuuan, meron na tayong 82 na mga bansa. Nabanggit ko po nung isang araw na
tayo ay nangangaral sa 22 na mga bansa. Ngunit nagkamali po ako. Nagkamali po ako. Ang ibig kong po sabihin ay nakabisita na po ako sa 22 na mga bansa. Tayo ngayon ay nangangaral ng Ebanghelyo sa 82 na bansa ngayon. At ang mga churches sa ibang bansa lamang po, ang bilang nito ay 1,054 na. At patuloy itong nadaragdagan. Ito ay ginagawa natin sa ngayon. Opo, ito yung ginagawa natin sa ngayon. Muli po, 82 na po yung mga bansa na pinapangaralan natin. Hindi po 22 ha. Yung 22, yun po yung mga bansang nabisita ko na. At yung mga churches sa ibang bansa, muli, ito ay 1,054 na. Ang Korean Church po, yung nangungunang gumagawa nito, at ang Seoul Central Church ang nasa gitna ng misyong ito. Ang church mula sa Korea ay ginagawa ang misyon sa ibang bansa. Gaano po ito ka nakakamangha? Kaya kailangan nating ng isang pag-iisip at dapat tayong gumawa ayon sa kapangyarihan ng Panginoon na siyang kumikilos sa atin at dapat din tayong manalangin para sa ministeryong ito. Sinabi rin ni Apostol Pablo, idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng ating bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Nananalangin siya sa Diyos upang buksan ang pintuan ng Ebanghelyo. At kapag babasahin natin yung ikalawang Korinto chapter 1 verse 11, dapat nating tulungan sa pamagitan ng pananalangin upang marami ang magpasalamat alang-alang sa amin para sa pagpapalaganap o sa pagpapalang ipinagkaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. Mayroong dahilan kung bakit ako ay nagpapasalamat sa maraming brothers at sisters. Ito ay dahil maraming nananalangin para sa akin. Sila ay nananalangin hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga ministers at mga misyonaryo na nangangaral ng Ebanghelyo. Ang panalangin ay dakilang kapangyarihan para sa kanila. Sa Mateo 5:18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala ng sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Ang mga Kristiyano ay dapat sundin ang salita ng Diyos at gumawa ng mabuting gawa bilang Kristiyano ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tayo ay maaring maging ilaw ng sanlibutan kung tayo ay mabubuhay ayon sa katotohanan at gagawin ang mabuting gawa. Sinasabi ng Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Ito ay napatunayan na ang Ebanghelyo na ating ipinapangaral ay ang katotohanan. Kahit magaling nating ipangaral ang Ebanghelyo, kung ang ating buhay ay hindi naman mabuti, sasabihin ng iba, ikaw ay mapagkunwari, ikaw ay sinungaling. Dapat nating papatunayan sa pamagitan ng ating mabuting pamumuhay ang nilalaman ng Ebanghelyo. Ang hindi mananampalataya ay pinagmamasdan ng ating buhay. Kung ipangaral natin na tayo ay naligtas na, na tayo ay pinanganak na muli at tayo ay nakatanggap ng walang hanggang buhay, nais nilang pagmasdan ng ating buhay sa pamagitan ng kanilang mga mata upang malaman kung ating paniniwala ay totoo o mali. Sa 1 Pedro chapter 2, sinabi ng Biblia, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Kapag ating ipinahayag na tayo ay naligtas at kung ating ipinapangaral ang Ebanghelyo, maaring mayroong mga tao na napupuot at sinisisi tayo. Dapat nating ipakita ang mabuting gawa sa kanila at sa huli ay mapahiya sila. Ano ang mali sa atin? Maraming tao ang sinisisi ang ating pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang ang mga hindi mananampalataya, kundi pati yung mga tao na Kristiyano ay inuusik tayo. Gawin man nila ito o hindi, dapat tayong magpakita ng mabuting mga gawa at sila ay nayayamot na usigin tayo. Sa paningin nila ay mayroong mali, subalit walang maling katuruan sa atin. Kaya't kalaunan ay tumitigil sila dahil wala silang mahanap na mali sa katuruan natin. Kaya't kahit
Sisihin tayo ng iba ang mga bagong naligtas ay paunti-unting nadaragdagan at ginagawa rin natin ang pandaigirigang misyon. Ang mga tao na naninisi sa atin noon ay unti-unting humihinto. Kung mayroong mali sa ating church, hindi sila hihinto sa paninisi sa atin. Tama po ba? Tingnan ninyo yung mga politiko. Kapag mayroon silang nakikitang mali sa isa't isa, sila ay nagkakagatan. Tama po ba? Opo, dapat ay hindi tayo gumawa ng mali. Kapag ang isa sa atin ay makagawa ng pagkakamali, ang buong iglesia ay maaring masisi. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hintil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Kaya't ang ating mabuting gawa ay napakalaking tulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sa pangangaral nito, dapat nating panatilihin ang salita sa ating na ating ipinapangaral. Dahil ang ating ipinahayag ay ang salita ng Diyos. Hindi lamang ang mga pastor at mga evangelist, kundi ang lahat ng mga naligtas ay dapat magbasa, makinig, magsaulo at umunawa araw-araw ng kanyang salita. Kaya't ang ating ipahayag ay ang salita ng Diyos lamang. Ipinapangaral natin ang kagaya nito. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan. Mayroong paghuhukom at impyerno pagkatapos ng kamatayan. Subalit si Jesus ay inalis ang lahat ng ating mga kasalanan. Dapat mo itong maunawaan at paniwalaan. Dapat nating ituro ito ng maliwanag, makinig man sila o hindi. Kung gayon, ay maaari silang mapaisip. Kaya nga doon sa Colossians chapter 3 verse 16, manirahan nawa sangana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpapalanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at mga himno at ng mga awiting espiritual. Ang salita ni Kristo ay dapat maging sagana sa atin. Ang mga tao ay nagnanasa lamang ng makamundong bagay. Sinasabi pa nila kung paano maging mayaman dito. Iyon lamang ang bukang bibig nila. At sila ay nagsasalita ng maruruming mga bagay. Ang mga tao ay napupuno ng galit. Kaya't sila ay nagagalit. Ngunit, ano ang dapat mapuno sa atin? Opo, ang salita ng Diyos ang dapat lumabas sa atin. Dahil tayo ay puspos ng salita. Sa unang Pedro chapter 3 verse 15, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Dapat meron tayong maisagot sa tuwing may taong nagtatanong sa atin. Pero kapag nagtanong sila, ang sagot natin ay, hindi ko alam, tanungin na lang natin si pastor. Opo, ayos lang ito, pero hindi ito maganda. Kung sasagot tayo sa kanila sa pamagitan ng salita ng Diyos, iisipin nila, wow! Alam na alam mo ang Biblia. Kung pag-aaralan ninyo ang Biblia sa loob ng 2 o 3 taon, higit na marami kayong matututunan kaysa sa mga Doctor of Theology. Opo, totoo. Kapag pinagmamasdan ko ang mga kilalang pastor na hindi ligtas, hindi nila alam ang pinakasentro. Nakakaligtaan nila ang pinakamahalagang bagay. Kaya ano ang mahalagang bagay para maipangaral ang Ebanghelyo? Opo, dapat mayroong sakripisyo. Sa Juan 12:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa, ngunit ito'y namamatay at namubunga ng marami. Si Jesus, ang tanging anak na bumaba sa lupa mula sa langit. Sa pamagitan ng kamatayan ng bugtong na anak, maraming mga anak ang isinilang. Kung hindi namatay si Jesus, sino ang maliligtas? Ilan ang mga naligtas sa pamagitan ni Apostol Pablo? Ilan po? Napakaraming tao ang naligtas sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo hanggang kamatayan. Nina John Wesley ng Inglaterra, Charles Spurgeon, pati ni D.L. Moody. Tayo rin ay mga butil ng trigo. Ang patay ay hindi maaaring mamatay, pero tayo na mga buhay, tayo ay maaaring mamatay. Kung isasakripisyo natin ang ating oras, pera, kalayaan at kaligayahan, ay makakamit natin ang gawain ng Diyos na bilang resulta, maliligtas ang iba pang mga ligaw na kaluluwa. Kaya kinakailangan ng sakripisyo ni Kristo. Hebreo 2:10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdala ng maraming anak tungo sa kalwalatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamagitan ng mga pagdurusa. Nararapat para sa Kanya at sa pamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdala ng maraming anak tungo sa kalwalatian. Ito ay
gawaing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamagitan ng kamatayan ng isang butil ng trigo. Sa 1 Korinto chapter 10 verse 33, sinabi ni Apostol Pablo kung paanong sinisikap ko makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Ganito ang ginawa ni Apostol Pablo at ganito rin ang hinihingi niya sa atin. Hindi binibigyan lugod ni Jesus ang kanyang sarili. Isinakripisyo ni Apostol Pablo ang kanyang sarili upang ipangaral ang Ebanghelyo, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Kaya dapat din nating isakripisyo ang oras natin, ang pera, kalayaan at kaligayahan. Dahil dito, magkaroon ng gawain ng kaligtasan kung saan marami ang maliligtas. Doon sa Lucas chapter 16 verse 9, at sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Makipagkaibigan patungo sa walang hanggang tahanan sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan sa mundong ito. Ang evangelism ay tumutukoy sa pakikipagkaibigan patungo sa walang hanggang tahanan na kasama sila. Sa Juan chapter 15, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang ating Panginoon ay namatay upang iligtas ang mga makasalanang tulad natin at gawin niyang tayong mga kaibigan niya. Wala nang higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito. Dapat nating isakripisyo ang ating oras, mga bagay, kalayaan at lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin upang makipagkaibigan sa mga tao upang makasama sila sa langit. Pagkatapos, tatanggapin nila tayo pagharap natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung sino ang maliligtas sa pamagitan ng ating sakripisyo. Pero sa panahong iyon, malalaman natin kung paanong nalalaman ng Panginoon ang lahat. Ang mga brothers and sisters na iyon pala ang nanalangin, nagsakripisyo at naglaan ang kanilang oras para sa akin. Kung wala sila, paano tayo maliligtas? Ganito sila magagalak at tatanggap sa atin. Talagang mangyayari po ito. Bago ko po tapusin ang sermon, meron po akong isang kahilingan. Maari kayong gumawa ng maraming bagay para sa misyon sa buong mundo. Kagaya po ng alam ninyo, mayroon tayong general office sa Seoul Central Church na siyang nagsasagawa ng World Mission. 17 billion won po ang itinatransfer sa pamagitan ng general office. Kailangan nating mag-offer ng higit pa para sa taong ito. Bakit? Dahil ang mga churches, ang mga misyonaryo at mga gawain ay dumarami. Alam ko po na marami na kayong ginawa, pero pakiusap, gumawa pa po tayo ng higit pa. Ang lahat ng mga ibinigay nating offerings ay gagamitin ng napakahalaga sa gawain ng pagliligtas ng mga espiritu. Ang ating pong church ay maayos na ipinamamahalaan ang mahalagang offerings sa mga kapatid upang hindi ito magamit sa walang kabuluhan. Maraming mga kapatid ang nagsasakripisyo upang gawin ang gawain ng kaligtasan. At ito ay upang patuloy na mangyari at kailangan nating gawin ang lahat nating makakaya sa ating nalalabing panahon. Kaya inihahandog po natin ang lahat sa Panginoon at makakamit natin ang dakilang gawain ng Diyos. Sa 1 Korinto chapter 9 verse 16, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sa Kawikaan chapter 24 verse 11 hanggang 12, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod sa katayan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, ibig sabihin, iligtas mo sila. Kung iyong sinasabi narito, hindi ko ito nalalaman, hindi ba ninyo alam na sa mga puso'y tumitimbang? At sila'y nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba ninyo nalalaman? At ang bawat tao, ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Masasabi mo bang narito? Hindi namin ito nalalaman, kasinungalingan po iyan. Alam ninyo na ang taong hindi ligtas ay mapupunta sa impyerno pagkatapos niyang mamatay, pero masasabi ninyo bang hindi ninyo ito nalalaman? May isang tao na mayroong gamot na nakakagamot ng lahat ng sakit.
kaya nitong pagalingin yung lahat ng pinakamalalang cancer. Gayunpaman, kinuha niya lamang ito at walang pakialam kung mamamatay man o hindi yung mga taong may cancer. Hindi po ba ito'y isang krimen? Siya ay mamamatay tao. Kung tutulong siya ng kaunti, ang pasyente ay maaaring mabuhay. Kung gagawa siya ng kaunti, ang makasalanang pupunta sa impyerno ay makakatanggap ng kaligtasan. Pero masasabi niyo bang hindi ninyo naman ito gagawin? O hindi ninyo ito gawain? Hindi ba ninyo alam na sa mga puso ay tumitimbang? At siyang nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Ang huling panahon ay ibinigay na sa atin ng Panginoon na hindi dumating ngayon. Maaring hindi siya dumating ngayon 2023. Bukas ay bagong taon na. Ituring natin itong huling pagkakataon na ibinigay sa atin at gawin natin ang lahat nating makakaya upang ipangaral ang Ebanghelyo. Gawin po natin ito. Kung ipangaral natin ang Ebanghelyo ng Diyos at susunod sa salita, kung gayon ay ibibigay ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon, kukunin niya ang lahat ng responsibilidad para tayo mabuhay. Siya ay tumutupad sa kanyang pangako. Gaano nga tayo kasaya kung wala tayong anumang pagsisisihan at walang anumang pagsaway sa harap natin sa Panginoon na makakarinig ng mabuti at tapat na alipin. Matagal na panahon ang nakaraan, may nabasa akong libro na may pamagat na Why. Si William Booth na nagtatag ng Salvation Army sa United Kingdom ang nagsulat nito. Siya po ay taong ligtas. Pagkatapos niyang matanggap ang kaligtasan ay halos mamatay siya. Nakasulat siya ng isang libro at pumunta siya sa Panginoon at maraming taong nakaputing damit ang lumampas sa kanya at naroon ang Panginoon sa gitna nila. Ang Panginoon ay nasa kanyang kalwalhatian at nagpakita sa harapan niya at tumingin at napahiya siya. Subalit ang taong nasa likuran ng Panginoon ay may kagalakan. Siyang nakatingin. Inisip ni William Booth na kung gaano siya tinitignan ng Panginoon, ay gagapang siyang walang hanggan sa mga tinikan. Pagkatapos nagising siya at tinatag niya yung Salvation Army na nagligtas o nagliligtas sa mundo. Ito yung nangyari. Nang ang United Kingdom ay naligaw morally at religiously, yung Salvation Army ay bumuo ng missionary team at nag-evangelize sa mga tao. Sila ay mga ligtas. Nagsumikap silang mag-evangelize. Si William Booth ay taong ligtas. Pagkatapos ng kanyang naranasan, ginawa niya ang gawain na ibinigay sa kanya bago siya pumunta sa Panginoon. Nabasa ko yung kwento at sinabi sa kanya ng Panginoon, kung gagawin mo ang gawain na ibibigay ko sa iyo, kung gayon ay hahayaan kong makasama mo ang mga taong ito. Pagkatapos niyang marinig at tinignan ito, nagising siya at itinatag ang Salvation Army. Subalit ngayon, donasyon na lamang ang naiwan sa Salvation Army. Wala ng Ebanghelyo. Tapos na sa kanila. Kaya kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo. Tayo ang mga tunay na army na magliligtas sa mundo. Ang araw ng ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Nakasulat ito sa Juan chapter 9 verse 4. Kailangan nating gawin ang mga gawa nitong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Tumarating ang gabi na wala taong makakagawa. Bago dumating ang gabi na walang taong makakagawa, kailangan nating gawin ang lahat nating magagawa sa panahon na ibinigay sa atin. Kaya mabuhay tayo na itinuturing na ito na ang huling pagkakataon. Sangayon po ba kayo? Nangangako po ba kayo? Gumawa tayo ng resolution na mabuhay ng matatag para sa Panginoon sa umpisa ng taon. Subalit, sa katapusan ng taon ay manghihina na tayo. Huwag na po natin itong gawin. May kasabihan na maliwanag na simula at madilim na katapusan. Pero hindi po dapat
ito ang mangyari sa atin. Dapat tayong magkaroon ng tiyak na layunin at misyon at pagsikapan natin ito hanggang sa huli, hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Walang dapat tayong pagsisihan at ikahiya sa pagtayo natin sa harapan ng Panginoon. Ngayon po, manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, salamat po sa iyong habag, sa pag-ibig sa amin, sa pagliligtas sa aming mga kasalanan, magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na namatay sa halip namin nung kami ay makasalanan pa at nung kami ay mga kaaway pa ng Diyos dahil sa aming mga kasamaan. Salamat po dahil hindi po kami tatanggap ng kahatulan at sumpa. Iniligtas mo po kami, ang aming laman at espiritu sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, kaya kami ay sa iyo hanggang sa araw na tumayo kami sa harap ng Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kami na hindi mabuhay at mamatay para sa aming sarili, kung hindi mabuhay at mamatay para sa Panginoon, at gawin ang lahat para sa iyong kalwalhatian. Pakiusap, tulungan mo po kami na maibahagi ang iyong dakila at kamangha-manghang biyaya at na ibinigay mo sa amin sa marami pang hindi ligtas at mga kaawa-awang mga kaluluwa, at matanggap din nila ang kaligayahan at kalwalhatian bilang ligtas. Nawa mangyari ang iyong dakilang gawain sa iyong na iyong ninanais sa huling salinlahing ito para sa malaking kagalakan at kalwalhatian ng Diyos Ama. Tulungan mo rin po ang lahat ng mga brothers and sisters at lahat ng mga tapat na alipin kung kapag tumayo kami sa harapan ng Panginoon. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon. Amen.